Yes, sir. Good morning. Magandang umaga po. Welcome sa Verdadeo Opinion right here sa Infinite Radio Kalbayog. Ricky and Gina po. Good morning, sir. Maupay nga aga inyong aduha. Opo, maupay lang. Ang galing magwaray. Sinsya naguti lang may baruan ko. Ay, yeah. Hello, kasi Ilonggo po si sir. Good morning din sa inyong mga listeners, no, sa mga followers sa Facebook Live. Ha? Okay. Good morning din kaya Colonel Emil Sosa, no? Kasama kami dati niyan sa Mindanao. No? Ayan. Ayan na po yung aming magigiting na bisita, oh, mga co-perks natin, mga taga-karadyo. Yung ating mga nakausap this morning, Ricky, tulad ng sinabi mo kanina, pag peace advocates ay talagang mga makikisig na matipunong mga gentlemen, kumbaga. Ayan, good morning also to Colonel Emil Sosa, sir. It's nice to see you live through Zoom. Good morning, Colonel Sosa, sir. Hello. Nakamute? Ayan, nakamute pa po si Sir Emil. So now, unahin po natin. Okay na. Yes, sir, go ahead po. Yes, go ahead, Colonel. Jean, maupay nga aga, Ricky. Ayan. Sir Toto. Sir, inahanap ka ng mga ka-golf meet mo dito. Katatapos ko lang mag-golf. Ayan. Yeah, medyo na-late ako sa aton mga listeners sa Infinite Radio. Taakon mo aton nga tanan kasi sa Marnon maupay nga aga sa aton nga tanan. Okay, sir, we're live sa 96.5 Infinite Radio Kalbayog sa 90.1 RTFM San Jorge, as good as a Phil Products Cable TV, no? So wide range na aton yan na broadcast. So first and foremost, kumusta hon anay namong kamo, gentlemen, ano? Kumusta ka na, Colonel Sosa? Sir, nga sugod man si Colonel Duwemi, okay, sir. Gapon. Okay. Siya pa dahil lagi hapon nga nagmo-monitor sa mga sitwasyon dito sa Samar. Labi na naton peace and order situation. Okay. So pag kanto naman kita ka ni Colonel Noel Vistuer of the 802nd Brigade. Sir, kumusta po ang aton dalagan sa NTF ELCAC dida sa probinsya sa Leyte, dida sa imo na sasakupan nga jurisdiction? Yes po, Ma'am Gino. Dito sa Leyte, Southern Leyte at Biliran, tatlong probinsya ang nasasakupan ng 802nd Brigade. Matiwasay namang gumagana ang ating mga provincial task force ELCAC sa tatlong probinsya. Mm-hmm. And kasalukuyan, no, isinusulong natin ang mga programa nitong task force ELCAC bilang bahagi nitong task force na to. So ang task force ELCAC kasi natin, mayroong 12 clusters yan. Ang Philippine Army ay part ng halos lahat na clusters ng task force ELCAC natin. So kami dito sa ground, no, we focus more on doon sa baba, no, sa municipal hanggang doon sa mga barangay task force ELCAC natin. So yun yung mga activities na kung saan doon kami nag-focus, dahil nandoon din po yung ating mga tropa, no, sa ground, sa mga barangays. And yung mga sa province, no, more on sila yung nagsusupervise overall sa lahat na efforts ng ating task force ELCAC na in-implement naman ng bawat municipal down to the barangay levels. Okay po. Kasi sir, meron pong nababalita na parang i-defund. What I mean is parang mawawala or mayroong nagsusulong po sa Kongreso na parang i-defund yung NTF ELCAC. So, if ano po ang reaction niyo yan? Tama nga yan, no, nababalitaan natin at dapat malalaman natin kung sino yung mga tao na talagang sinusulong, no, i-depend ito ang National Task Force ELCAC, no. So kagaya ng mga sinasabi ng ating mga spokesperson sa taas, ang programa ng National Task Force ELCAC ay hindi lang programa ito ng security sector. Flex cluster is just part of the security sector. So yung mga programs ng other 12 clusters, nakatuon po yan sa pagtugon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas na kailangan dapat tugunan para hindi na mag-drive doon ang insurgency. No? Hindi na sila makapag-recruit kasi ginagamit nila itong mga problema para mahikayat, maudyukan at magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. So yung mga tao na ito, no, I will not mention names, no, kasi may political implications ito. Pero sila yung ayaw, and I don't know the reason, kundi sabi nila, no, marami pa mga problema na dapat tugunan ng pansin, yung sinasabi nila.
Pero basically, malaki kasi ang impact nito pagka nagkaroon ng development ang mga areas na kung saan doon nakalatag, doon nakatutok yung mga pondo na gagamitin sa National Task Force ELCAC. Ito yung mga development programs, you know, na magsagot sa mga problema ng ating mga kababayan. Okay. So, yun ang ayaw nilang sigurong mangyari. Kaya pinipigilan nila mapunta ang pondo doon. Okay. So, kasi kasamang Ricky, punta tayo kay Colonel Sosa. Ano? Dati kasi siyang active on that peace advocacies, especially when he was still in the service. So, sir, ngayon po, ano po yung observation niyo po sa implementation ng NTF ELCAC in some our provinces, especially in your area of jurisdiction po? Jean? Opo. Pakiulit kasi may chopper na dumaan. Okay, may chopper daw na dumaan. Okay. Okay, kay kay Colonel Emil Sosa. I guess okay na ba yung audio ni Sir Emil? Sir Emil, para po sa iyo yung okay na ba? Dumaan lang kasi yung chopper, kaya ang ingay. Okay. So yung tanong po natin kay Colonel Emil Sosa is, ano po yung observation niyo sa NTF ELCAC ng ating present administration? Ano po ang observation niyo sa NTF ELCAC in some okay. provinces? Mm-hmm. Actually, maganda talaga yung programa ng ELCAC, no, considering sa insurgency problem ng ating bansa, especially sa probinsya San Samar. Opo. It so happened lang last year, for this year, ang natagan la pondo for ELCAC is the 6th barangay of Northern Samar. Mm-hmm. Then sa next year for 2022, think kasama na yung western and other part of province of Samar and Leyte. Actually, tama yung sinasabi ni Sir Toto na ito is pistoer na yung problema kasi ng insurgency, this is not only a problem of the armed forces. No, kung makikita niyo, ini nga programa against insurgency is the whole of nation approach. No, hindi lang armed forces, lahat ng government agency dapat kasali dito. And ako na unta concern nga unta ini nga programa sa gobyerno nga ELCA unta maingat to ko ini sa barangay nga kundiin na inko-consider naton nga cleared barangay na matagamtaman sa mga tao hindi nga programa sa gobyerno. Maingat to sa era, labi na itong mga programa sa farm to market roads, and, I think may mga school building, parties itong programa sa ELCAC. Unta, maingat to ito kay nga tanan ginihimo sa national government, ginhimo sa armed forces para matapos na ini nga problema naton sa insurgency. Isisiring ko nga ni Fermi nga ini nga problema sa insurgency, problema ini sa mga retired general, when we were second lieutenant ni Colonel Pistoer, asyan dito rin yung problema, and the same problem ng mga tinyente ngayon. So kaya para sa akin maganda talaga na maupayting ang programa sa gobyerno ng ELCAC. Okay, Colonel Sosa, sir, Ricky here. And ako na pakiana, sino nag-identify, sir, sa mga programs nga implement ka to sa mga localities? Well, for sure, siguro may contribution dida ang mga lokal nga panggobyernuhan, ano. Pero paano natin maseset aside sini ang mga political inclination siring pa sa implementation sa program nga di rin nagagamit luwat sa mga incumbent officials kay bangin man la pili laliwat ang ira pag-implement sa nga da sa ira mga komunidad, so baga na didalugod na dukloy ang mga kasimok o insurgency dida sa ira mga community, sir. I think Rick Jean nag-identified sini nga mga barangay is the armed forces. So, kasi kung makikita niyo ini ang mga programa dito sa mga cleared barangay nga ang nag-identify sini is the armed forces. So, anakon lang ang tahuan nga ma-implement ini nga tama. No? Mahingat tungkol ini sa mga barangay. And of course, I think iso-supervise din to ng armed forces kasi siyempre, sila nag-identify sini nga mga barangay nga kundi itatagan ini sa pondo para liwatan programa sa gobyerno. So, anakon kasi ini nga unta ini nga pondo, mahingat to the ground kay maramang kitida, labi na sa Samar nga
sometimes yung pupunduhan ng mga barangay, yung papapirma na lang mga barangay captain, bisan mo rin project. Ayan. So, ayaw natin mangyari yan. Too bad. So, we heard that a lot of barangay captains, ginallocatean 2 million, then tataga na 100,000 ang project waray na. So, unta ni rin yung mahinabusang programa sa ELCAC. Okay. I see. Mm-hmm. So, talagang hindi maganda, no, Ricky? So, doon kasi sa Leyte... Hello? Ay, opo. Sige po. May dagdag lang ako doon sa tanong, no? Na opo, sige po. Tungkol sa pag-identify at saka yung ano ang epekto nito sa political, ano? Yes. Kasi itong programa lahat ng Task Force ELCAC natin, ang pinakamay, ang head kasi ng Task Force ELCAC natin sa municipal level is yung mayor po mismo. Sa barangay naman, yung barangay captain. Sa province, yung governor. Okay. So, itong lahat ng mga programs, no? Ito yung nire-recommenda ng task force itself, which ang military ay part lang. So, because of this EO70, mandated ang mga local leaders natin na gagawin, no, ang mandato para talagang tapusin itong local communist ang conflict natin. Okay. At ito yung mga programs na ito ang mag-synchronize at mag-synergize ng effort, no, ng lahat ng mga member agencies ng... sa inyo levels, no, provincial, municipal, and barangay, para makatutok tayo doon sa problemang sasagot, no, sa mga issues na ginagamit ng kabila para sa kanilang mga recruitment ng ganun. So dati may mga programa naman pero hindi siya synchronized, hindi siya synergized. So this executive order number 70, ito yung mag-synchronize nito, mag-synergize at nakatutok. So set aside lahat din yung political ano eh, kasi mandated naman ang mga local chief executives natin being the chairman or chairperson ng ating task force ELCAC sa provincial, municipal at saka sa barangay, down to the barangay level. Okay. So, sir, mga sir, pag na-implement ba yung mga programs na yan na funded ng ELCAC, yes, meron bang mga taga-private sector po na nagsusupervise or nagmo-monitor kung talagang fully implemented po ang mga programs na yan? Like, yes, yung mga road projects po, for instance. Yes po, Ma'am Gina, kasi ang ano ng ating Executive Order 70, hindi lang siya whole of the government approach, kundi whole of the nation approach ito. Okay. So, we are partnering, no? Sa lahat, no, na pwedeng magiging partner para ma-ensure, no, na talagang isasagawa natin ang mga programa ng lahat ng task force ELCAC natin. Kasama na dyan yung private sector, NGOs, and even the people themselves, no, para matiyak, no, na talagang nasa tama ang pag-implement itong mga programa na to. Okay. Alright, sir. Kasi ano, tama yan dahil for the purpose of check and balance, kailangan meron sa sektor ng pribado, no? Para malaman talaga natin kung ito ba ay tumutugma doon sa mga hangarin natin pare-parehas na matapos na itong insurhensiya sa bansa natin. Having said that... Rick, may dagdag lang ako dito sa Leyte, no? Hindi lang sa pag-monitor ng mga projects. Yung mga private organizations like yung mga Rotary, Iwanis, sila mismo nagiging partner at may sarili din silang programs na nagko-complement at nagsusupport sa mga programs ng ating ELCAC dito. So, malaking bagay itong mga partnership na to. Yes. In implementation and of course, sa monitoring din. Yes. Okay, kasi po, sir, before, meron pong, dyan sa NTF ELCAC kasi guidelines, Ricky, there is accreditation of the participation of the private sector. So, hindi basta-basta po yata makakapag-monitor ang isang organisasyon advocating on peace if they're not accredited with that NTF ELCAC. Di ba? Hindi po ba, sir? Tama po ba ito? I'm not really familiar as far as yung specific guidelines na yun. Pero as far as we are concerned, we are even encouraging groups, private groups, organizations na magiging partner natin. No? So at ginagawa na natin yan dito sa area ng 82nd Brigade. Identify naman natin yung ano eh, yung mga grupo na yun at nakikita natin na talagang marami yung kanilang mga ganitong proyekto. So, bakit hindi natin pag-isahin doon tayo sa mga ganito? And they always agree, no? Para naman sa pag-implement nila ang kanilang mga programs and activities. Okay. So kasi po yan, kay Colonel Sosa tayo, sir, di ba? Kasi yung mga observation po ni mo, valid talaga. Kay, dati, nakadiman gihapon ako sa pribadong sektor, di da saan pag-monitor,
sa local governance, ano, magkalain ng mga local government units dito sa implementasyon sa mga infrastruktura. Pero sir, as usa nga peace advocate, paano po nimo may papadayon nitong imo advokasiya para sa kalinaw? Kay waray manggod talaga nakikita ng mga organization nga nag-advocate hilabi na san pag-monitor san mga proyekto san gobyerno nga aada sa ilarom san NTF-ELCAC po. I think maganda yung sinabi ni Sir Bisto Erno na mga NGOs, mga different organizations, media. I think pura sasama. I think mas maupay ini nga magkamayada ang mga private sectors nga mag-monitor sa mga proyekto. Not only ang mga proyekto yung nasa ELCAC, but all other government funded projects na dapat i-monitor din natin to so that ang mga government official o mga local chief executive na din nag-implement sa mga project, may barosan mga tao. Kasi sayang kasi yung pondo, then walang mapupuntahan. Can imagine, saan ba talaga nag-umpisa tong insurgency? So marami kasing issues sila dati against the government. Siguro, at iba din na, di rin a good issue, last like ang military abuses, wala na yan. Okay. So, at iba kasi, dapat maramdaman din na tao, asan yung tulong ng gobyerno papunta sa atin. Kasi, ibibigay ko sa inyo example yung Santa Margarita, wherein we implemented project papunta sa mga barangay. So, napil ng mga tao na nandito yung gobyerno. No? Unlike sa other municipalities na di rin nila nakikita hain ang programa, hain ang mga projects. That's why, tingin ko mas maganda yung gawin natin sa Samar, yung katulad na ginagawa ng mga taga-Leyte, na mga private sectors, media, and other organizations na magmo-monitor ng mga projects. I see. O, kasi po, gusto nating mag-boom ang Samar eh. Gusto nating planchado at saka implemented lahat ng mga proyekto. At alam din naman po natin na meron pa rin mga part of Samar areas, far-flung areas na reported accomplished yung project, but in reality, hindi naman po talaga accomplished. And iilan lang po ang may alam noon, kasi iilan lang naman na mga individual ang nakakapunta at nakikita ang totoong sitwasyon sa baba. Di po ba, sir? Actually, when I was in ISAB, yung NIA administrator, yung National Irrigation Administrator, requested me to monitor the project sa ibang region. Opo. Kasi alam nila pag yung armed forces tumulong, just like kunyari, sa 8th Division, ibigay natin yung lista ng mga projects ng DPWH, lahat ng area kasi dyan, kayang puntahan ng army and may re-report ng tama kung ano talaga status ng project. If it is 100% o ghost project, para malaman natin kung ano talaga totoo. At the same time, makita natin kung yung pondo ng gobyerno na pupunta talaga sa ground. Tingin ko, malaking bagay yan kasi nung nasa active ako, ginawa ko yan, naibigay ko yung tamang report sa NIA administrator. So nalaman niya na yung report sa kanya ng regional director is mga mali. So yes. I think mahingihan din natin ang tulong yung armed forces, lalo na yung army. Siguro maibigay natin sa kanila yung list of projects kung ano yung status, kasi pag nagpatrol yung army makikita nila talaga kung ano yung status ng mga proyekto. Okay, so if we're going to assess the whole approach no sa Rion 8 siguro, well at least kan Colonel Sosa no din sa Samar, kumusta sir ang naging kuan sini development no or naging progress since ginimplementar ini naton san pagtikang san sini nga programa during the well san imo stint na sir no tubtubyan na ano sini ang baga development nga masisiring naton. Oh, kung mayroon ba sir ano development when you were still active in the service and now that you are in the private sector as a peace advocate, meron po bang pagbabago? Oh, malaki. Actually, malaki pagbabago. Lalo na ngayon na very supportive yung national government doon sa programa ng armed forces. No, na makikita natin na dako ang pagbago. Malaki talaga. Ang ako lakuan nga unta ini nga programa sa national is ma-realize no, dito sa ground. No, may mapilis ang tao, ini nga
sharing naton nga programa para matapos na ini nga insurgency. Yes po. So kay Colonel Vistuer naman po tayo, Sir To. Diyan po ba sa area mo, meron pa po bang mga sinasabing mga naka-active and you know what, and sa mga kagiusan, you know? Because now that the NTF ELCAC is baga na strengthen in your area, meron pa po ba tayong mga active insurgents, sabihin na natin, in your area? Dito sa Leyte, no, as compared to Samar, mas kukunti na lang yung kalaban dito. Remnants na lang ito ng Pero ang progress nitong implementation natin ng mga programs ng Task Force ELCAC natin is feel naman natin because of marami ng mga nagsusurrender, no? Mm-hmm. Hindi lang yung ang dating mga nagsusurrender, yung mga nasa sa armado talaga. Uh-huh. Ngayon, hanggang yung mga supporters, yung mga milisya nila, yung mga naorganisahan nilang mga grupo ay nagsusurface na, no? Uh-huh. Because of the efforts ng ating Task Force ELCAC. No? Okay. Kaya ko hindi lang naman dito sa Leyte yan, kundi maging sa Samar and elsewhere in the country. Alright. Marami na rin tayong mga decisive engagement, no? Dahil, ano na, nakikiisa na yung taong bayan, tinuturo na sila eh. So, nahirap, nagtatago sila. So as far as dito sa Leyte, Biliran and Southern Leyte is concerned, ang effort nitong mga kalaban is babalikan itong mga lugar na dati nilang hawak. Pero yun naman ang piniprevent natin. And ang challenge ngayon dito is how to really, yung mga 12 clusters na to ng Task Force ELCAC natin sa municipal, lalong-lalo na sa barangay, na mapagana natin, no? Para hindi na talaga mabalikan itong mga lugar na kung saan sila. Effort din natin, no? At malaking challenge din dito sa Leyte is how we could stop the support ng mga nasa white areas nila, no? Yung mga nangangalap ng pundo, opo, yung mga fund generation scheme nila, yung mga recruitment nila na online na rin ngayon, no? Yes, high-tech na po. So, yun yung mga ina-address din natin. Aside from looking, no? Yung ilan ng mga armado na to na hindi natin tinitigilan sa paghahanap. At sa tayo ay maasa, sa tulong ng Task Force ELCAC, sa tulong ng ating mga kababayan, ay matatagpuan natin ito sila. Okay. At kung hindi sila mag-surrender, mangyari yung mangyari sa kanila, yung kagaya ng mangyari dun sa ibang lugar na mapapahamak sila. Yun okay. Yung ano natin. Alright, sir. Colonel, ako naman yan ang pag-iana. Yung tanong ko po, sir, ano naman po yung ating mga post, tawag na ito, mga post-surrender programs, kaya di rin maninata, hindi lang po ito natatapos sa hanggang sa pagsuko, pagbalik loob sa pamahalaan, kundi meron tayong mga follow-up pa dito just to make it sure na hindi po mag, kumbaga hindi mag-relapse ba, hindi bumalik doon sa kagiusan, ininga aton mga kasangkayan, Colonel. Tama po yan, no? Magandang tanong yan, kasi ito yung parang isa sa masasabi naming pet project namin dito sa area ng ito, Second Brigade, no? Para sa informasyon muna ng lahat, no? Ang isa sa mga doktrina ng CPPNP NDF, no? Dahil kung nagigipit na sila sa paghahabol natin, maglalaylo yung mga ano, maglalaylo yung kanilang mga regular troops, no? And yung mga dati nilang mga kasamahan, opo, ay sinasabi nila kung sa Bisaya dito, ginasumpayan o dinubuktungan. Yeah. Okay. Kahit na nag-surrender na yan, kahit na naka-avail na sila ng mga benefits through our programs, particularly na doon sa program ng ICLIP, no? Ng Task Force Balikloob, Balik Baril Program, and other benefits, no? Ng ICLIP, ay pwede pa silang manunugtungan. So, we have to sustain these efforts and dito sa area ng ito Second Brigade, sa tatlong probinsya, meron tayong inorganize na yung mga former, hindi lang former rebels, kundi pati mga supporters, mass base. At ginawa na natin ito silang Peace and Development Workers Association. So, instead of pabayaan natin sila after helping them, no? To avail the benefits of the ECLIP, ay tuloy-tuloy pa yung mga programa ng sinasagawa natin sa kanila and we are making them, no, as partners doon sa
peace and development efforts natin. So sa Leyte, no, na organize na natin yung provincial federation nila. Okay. Pero yung mga municipal, mga barangays, no, sa Ormoc, Tarigara, doon sa Southern Leyte, no. Sa Bilira, no, wala naman masyadong armado doon, but yung former organization ng People Surge, no, na ginamit nila sa nakasangkapan para sa kanilang fund generation scheme. Napa. On the guys na tutulungan yung mga naging biktima ng Bagyong Yolanda, ay naging peace and development partners na ng Task Force ELCAC ng 7 municipalities ng Biliran. So yun yung mga ano natin eh, yung mga ginagawa natin. So by doing that, no, namomonitor ng Task Force ELCAC ang status nitong mga dating regular members, dating mga supporters, dating mga unit militia, at nagiging partner pa natin sila sa ating ginagawa na pagsulong ng mga programa ng ating Task Force ELCAC sa municipal hanggang sa barangay levels. Okay. So punta tayo, Ricky, kay Colonel Emil. No, sir, kasi hindi lang naman po sa summer area ang problema natin ay yung mga insurgents. Dito po kasi they have many faces, di po ba? So pag panahon ng eleksyon ay iba naman ang kanilang mukha. Ang kanilang career. Yeah, iba ang kanilang career. Mm-hmm. So meron pa po ba tayong ano po ang magagawa ng isang peace advocate like you, na you have all the access on the ground in order to, kumbaga, encourage especially yung mga young people, yung mga bata, kasi yun ang madalas nare-recruit eh. Mm-hmm. Meron po ba tayong programa na hindi mapunta sa ganung klaseng kumbaga engagements ang mga young people like me. Oo. Sir, paan mga kwan? Ang mga lori, ang hunahuna. Oo, yes po. Actually, kung mapansin niyo, no, ang programa sa gobyerno is pabalikod, no? Pabalikod sa gobyerno ang mga kasangkayan nato nga naingat to sa PA o naingat to sa grupo nga nakapunta sa gobyerno. So, makikita niyo nga, tama si Sir ni Sir Noel Pistower nga, nagtitikaguti na, labi na sa Leyte, no? Nagtitikaguti nga sira. Ang problema sa Samar, ang NPA nagtitikaguti, ang GOS nagtitikadamo. Ay, yan! Oo. Kabaliktaran, no? Ang NPA nagtitikaguti, ang GOS nagtitikadamo. Kung ba, mas maupay nga ni NPA, kaya nabalik sa gobyerno, nagiging productive sira. Unlike dito sa mga private arm group, nagtitikadamo, it's because of money. No? Ano na nila to? Hanap buhay. Hindi na to yung katulad ng ibang pumasok sa New People's Army na ipinaglaban, no, binigay na ng gobyerno yung programa, no, nagising sila sa katotohanan, na ginamit lang sila for how many years, binalik sila sa gobyerno, then napakinabangan ng gobyerno. No, kabaliktaran to doon sa nangyayari sa Samar na habang yung NPA kumukunti, dumadami rin yung goons. Okay. Lagi na sa Kalbayo, iba nila, mga Sparrow unit pa. And ano sa nila ang leader, alam ko dating intelligence officer ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Apo. I don't know if he surrendered talaga o nano, dumikla siya sa politiko para hindi siya mahuli or what. So, tingin ko yun ang problema niya sa Samar. Okay, and so, it comes the youth na akunta, there is na kumukonsini ng grupo. Kasi yes, wala itong pupuntahan na mabuti. No, mapapahamak lang sila. Sabi pa ni Sir Noel na pag di sila bumaba, eh, mangyari sa kanila yung nangyari sa Dolores Eastern Samar. Okay. So having said that, hingan po natin ng kanilang parting shots ang ating mga guest, kasamang Ricky. Una po nating hihinga ng kanyang message, si Colonel Noel Vistuer of the 802nd Brigade. Maraming salamat din, Enrique, no, sa pag-invite sa atin na maging kabahagi nitong inyong programa. Very appreciated to kasi makapagbigay tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa ating kampanya at ma-maintain natin yung peace and order. So in summary, no, in a nutshell, yung pag tapos natin ng ano, no, ng local communist armed conflict is number one is dapat ma-prevent natin ang kanilang recruitment. No, so ito ginagawa na ito ng ibang clusters ng Task Force ELCAC, no. So may partner na natin sila. Pangalawa is maputol natin ang ugnayan, no, ang mga support, no, na galing sa mga white areas and even sa red areas doon sa armado, no. Financial, manpower,
and other resources na pan-support. Opo. Kasi marami na namatay, marami na surrender sa kanila. Nandiyan pa rin sila for more than 52 years now because nandiyan pa rin yung suporta, no? Okay. And yung mga armado, no? Tuloy-tuloy rin yung ating effort. Madali na lang natin ito sila ma-corner, makita, matapos kung matutulungan tayo sa ibang aspect na ma-prevent ang recruitment at ma-cut yung support nung ano. So dito sa Leyte at Samar, no, sa Leyte at saka sa Southern Leyte at Biliran, tuloy-tuloy ang ating ginagawang mga ano in partnership ng lahat, no, na mga member agencies ng 12 clusters ng Task Force ELCAC. So in behalf of our Brigade Commander, no, na si Brigadier General Susimo Oliveros, again, thank you for having us here on board dito sa program niyo. Yes, sir. Okay, laaga, and happy Sunday sa atong nga tanan. All right, okay. Thank you so much, Colonel Noel Visuera of the 802nd Brigade.